What's up mga kasol? Welcome back again dito sa aking channel. So ngayong araw na to guys, gagawa tayo ng quick tutorial guys. Kasi maraming nagtatanong kung ano ko raw inaalis yung copyright claim sa aking YouTube videos. So ngayon guys, gagawan ko to ng content. So ito ay madalian lamang. Fast and easy and quick tutorial. Yan ito. Gagawa natin ito kasi maraming tatanong sa atin, no? Kung paano ko daw inaalis yung copyright claim. So, madali lang yung mga ganun, guys, no? So, kung interesado kayo sa aking video, guys, at kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-like at subscribe. Pakihit na rin ako ng notification bell for more videos update. So, kung interesado na kayo, guys, sa aking tutorial, so, just keep on watching. Okay, let's go! So, ayun mga kahasol, nandito na tayo ngayon sa ating tutorial. So, ang unang gagawin natin is pupunta tayo ng Chrome. So, ayun mga kahasol, nandito na tayo ngayon sa ating tutorial. So, ang unang gagawin natin is pupunta tayo ng Chrome. So, ayan, kung nasusundan niyo, punta tayo ng Chrome. Saka, pindutin natin yung YouTube. So, ayan, pagpindot natin, so, makikita natin yung tatlong linya dito sa gilid, yung pindutin natin. Tapos, makikita natin yung dito. Punta tayo sa ating your videos. So, ayan, no, mga kahasol, nakikita nyo, meron siyang ineligible. So, this video can't be monetized. So, ibig sabihin nun, hindi siya, wala siyang dollar lumalabas. Kasi, nakaano siya din. This video can't be monetized. So, ang gagawin natin, napakadali lang. So, pupunta tayo dito sa may copyright claim. Ayan. So, pindutin natin yung see details. Ayan. Pag pinindot natin. So, ayan. Makikita mo. Makikita natin mga kahasol. No? Ayan. Naka-red yung dollar sign niya. Ibig sabihin, wala siyang ads na lumalabas. So, nandito nakalagay dito. Channel in fact. So, ayan. So, not affected. The content ID claim on your video doesn't affect on your channel. This is not a copyright strike. Okay, so wala tayong problema kasi hindi tayo na-copyright strike. So, scroll down. So, ito yung makikita natin yung naka-square dito kung nakikita nyo. So, yun yung kailangan natin i-trim or palitan yung music or kailangan natin i-mute. So, nasa iyo yun. Kung anong gagawin mo, i-mute mo ba? So, pipindutin natin tong select action. Ito, makikita natin sa gilid. So, yan. Mamili tayo dito. Trim out segment. Replay song. Mute song. So, yan. Pipiliin natin yung tatlo. Nasa iyo kung ano yung pipiliin mo. Pero yung sa akin, ang gagawin ko is replay song lang ako. So, pag pinindot natin yung replay song, yan. So, yan, yan. So, ito na yung mga music kay YouTube na pwede mong pagpipilian na ipalit mo dun sa naka-copyright mo na music. So, ito, nakita nyo mga kasol, no? Ito yung read niya. Ito yung naka-copyright na music ko. Yan. So, galing 14 minutes to 50. So, almost 2 minutes. So, ang gagawin natin, punta tayo dito, mamili tayo ng song. Ito, ito. Ayan. So, ang gagawin natin, so, kung ito yung napili mo na kanta, so, ang gagawin natin, i-add lang natin yan. Add. So, yun, mga kahasol, na-add na natin, no? So, nakikita nyo, wala na yung pula rito. Yan, nakikita natin wala ng pula. So, ang gagawin natin, dahil na palitan na natin ng sounds or music, save na lang natin. Isi-save ito, makikita nyo dito. Kailangan natin i-save. So, pag i-save natin,
Pindutin natin. Ready to play song. This process might take a while once the audio claim has been successfully replaced. We'll update you any viewing or monetized restrictions. Users will continue to see the current version of your video until the edits are processed. Okay, save natin. So then, close natin, close ito. So yun mga kahasol, no, nagpa-process na siya yan. So kung nakikita nyo, ayan, nagpa-process na siya, no? So ibig sabihin, napalitan na yung copyright ng music natin. So mag-antay na lang tayo ng mga 12 hours ganun. Mostly 12 hours, no? So antayin na lang natin. Tapos, ayan, babalik na siya sa green yung dollar na sign niya. Kasi ito, pula, nakita nyo, di ba? Pula. So, babalik siya sa green. So, ganun lang, kadali. So, yun lang mga kahasun, no? Kadali kung paano alisin ang ating copyright claim sa ating videos from YouTube. So, ganun lang yung step natin. Madali lang yun. Sana nagustuhan nyo yung aking videos na quick tutorial. Thank you so much for supporting my YouTube channel. Thank you. And don't forget also to like and subscribe. And hit also the notification bell for more videos. Thank you so much.